Ngayon mga suki, gagawa tayo ng kutsak. So meron tayong pattern na gagamitin. Ang una natin gagawin, ipopold natin yung tela. Pagkatapos, lalagay natin yung ating pattern. Saka natin guguhitan ng paikot. Ngayon dahil tapos na natin guhitan, tanggalin natin yung pattern. Sabay maglalagay tayo ng pin para hindi gumalaw yung tela. Okay? Pagkatapos, ikakat na natin. Sundan lang natin yung marking na nilagay natin. Okay. Pagkatapos natin makat yung talambakan ng ating putsap, ngayon magkakat naman tayo para sa bias, yung ilalagay na rin sa gilid ng putsap. So ipopold lang natin yung tela. Pagkatapos papantayin muna natin para diretso yung ating cutting. Pagkatapos, susukat na tayo ng para sa bias. Ang sukat ng ating bias ay 28.5. Susukat tayo ng 28.5. 20 plus 8.5. Yan. Tapos maglagay tayo ng guhit. Mula dito sa gilid, sukat tayo ng 3.5 para sa lapad ng ating bias. Pagkatapos, lagyan natin ng guhit para diretso lang pag nagkat tayo. Ngayon dahil tapos na natin guhitan, pwede na natin i-cut. So okay na yung ating bias at yung talampakan ng ating putsak. Ang sunod nating ikakat yung ating garter. So gamit nating garter mga suki ay 1/4. Ngayon magsusukat tayo ng 16 inches ang kabuuan ng ating garter. So, dalawang 16 inches para magka-partner. Ngayon, dahil kumpleto na yung ating gagamitin para makabuo tayo ng putsak, pwede na tayo magtahit. Okay? Ngayon, mga suki, magtatahi na tayo. So, ito yung ating garter. Ito naman yung ating materialis ng tela. Okay? So, ano natin gagawin? Pagdugtungin muna natin yung ating garter.
Pagkatapos natin madugtong ang ating cutter, ilagay lang natin, itapi muna. Pagdudugtongin din natin yung ating bias. Pagkatapos natin madugtong yung ating bias, i-edgingan natin yung pinagdugtungan para mas malinis at matibay. Okay? So, tapos na tayo mag-edging mga suki sa ating bias. Ang ginagawa ko mga suki, tinatapingan ko yung ibabaw ng pinagdugtungan para matibay. So, mag-tapping muna tayo mga suki sa ibabaw. So, 1 inch lang mga suki yung lapad ng aking kasada mula sa gilid. Ngayon, dahil tapos na natin tapingan, ikakat natin yung center. Mula dito sa gilid, yung center ng kabila, ikakat natin para may guide tayo. Okay? So, ganun din yung isa. Lalagyan natin ng nuts sa center. Pagkatapos, yung talampakan ng ating putsak, ganun din ang ating gagawin. Maglalagay tayo ng nuts o yung cutting para yun ang ating palatandaan sa center. Okay? Ngayon, mag-start tayo magkabit ng bias. So, yung pinagdugtungan natin, dito natin ilalagay sa likod. Tapos, ipapasada natin ng paikot. So, mula sa gilid, yung allowance ko, mga suki, ay 3 inch lang. Para hindi masyadong malaki yung pagkain. Okay? Ngayon na naikabit na natin yung isa, so yung isa naman mga suki, kakabit natin. Ngayon dahil tapos na tayo magkabit mga suki ng bias sa talampakan, ang gagawin naman natin, i-edgingan natin yung pinagdugtungan. So, mag-edging muna tayo. Ngayon mga suki, dahil tapos na natin ma-edgingan yung pinagdugtungan natin, so makikita nyo malinis na yung loob ng ating putsak. So, ang kulang na lang nito mga suki ay garter. Ngayon ang ginagawa ko pag akong nag-ano ng putsak na pangbinta mga suki, ang ginagawa ko noon, pinapasadahan ko ito, yung pinagdugtungan, para matibay. So, nilalagyan ko ng 116 paikot, para matibay. Dito tayo mag-start mga suki sa likod, yung pinagdugtungan natin. So, pasadahan natin ng paikot, yung ating putsak. Para yung ating gawa mga suki ay maganda at saka matibay. Ikat lang natin yung mga suki, yung sobrang sinulid para malinis yung ating gawa. So, yung isang paa, ganun din. Tapingan natin mga suki. So, lagi tayong mag-i-start dito sa likod, yung pinagdugtungan natin. Para parehas yung tahi natin. Okay?
So, ikat lang natin yung mga sobrang sinulid para malinis yung ating gawa. Okay? Ngayon, dahil tapos na tayo magpasada ng paikot, maglalagay na tayo ng garter. So, ito yung ating garter. Pag-start tayo magpasada mga suki sa garter, dito sa likod. Dito pa rin sa ating pinagdugtungan. So, ipopul lang natin yung dulo ng ating putsak. Tapos, ipapasada natin yung garter para hindi siya gumalaw. So, hilahin natin ang garter tapos ipold natin yung tela. Yung gawan natin ngayon mga suki ng putsak ay mas pinadali. Hindi na natin kailangan i-double fold yung dulo kasi nilagyan natin ng edging paikot yung pinaka-ibabaw ng ating putsak. So, di na natin kailangan i-double fold dahil may edging na. So, isang fold na lang. Okay? So, ganun lang ating gagawin mga suki. I-fold natin yung tela tapos yung garter nasa ilalim. Kilay ng garter tapos i-fold yung tela. So, makikita nyo mga suki, ito na yung ating putsak. Okay? So, yung isa naman, gagawin natin. Lalagyan natin ng garter. So, ganun pa rin natin gagawin. Dito tayo mag-start sa likod, yung pinagdugtungan. Ipupold lang natin yung tela, tapos nasa loob yung garter. So, ipapasada muna natin para hindi gumalaw ang garter. Tapos, pasadahan natin ang paikot. So, ganun lang kadali mga suki ang paggawa ng putsak. Nakatapos na tayo ng isang paris. Ganun lang kasimple mga suki. Okay?